Ngayon po ang ano, last day namin dito sa Cebu. August 24. Mamaya ang flight namin papuntang Maynila. Alas 12. Ngayon, tinawagan na ako ng ano, inform na ako ng hotel ano desk officer. Sunduin daw kami. 30 minutes. Tatawag sila para dalhin na sa airport. Sabi pa nga, ano daw, doble ingat kasi may mga kasamahan kaming nag-positive. Pero kinuha na sila dito. Kinuha na sila sa hotel. At ang proseso ay DOH ang nag-ano. Kinukuha sila dito tapos dadalhin sa isolation. Tapos i-check up siguro. Yan, ano ngayon dito na 6:30 na ng umaga. August 24. Ito ang labas ng ano hotel. Yan. Umaga. Umaga tayo ngayon. Yung ano. Yan. Paki na. Ano lang. Hintay ko lang yung tawag. Diyan rin yung ano ko. Diyan na yung mask ko. Handa na at saka face shield. Kuha din ako ng ano. Gloves. Para safety talaga. Yan yung ano. Malita na naman. Kailangan na naman yung disinfect pag dating doon sa final quarantine. Ano kasi punta pa ng Maynila kasi doon daw ang mag-a-arrange para sa LGU. Medyo ma-expose na naman tayo. Pero ngayon naman ang mga kasabay namin, mga puro kami negative kasi pag positive, hindi yan kakaalis. Connecting plate nila dito pa lang ano na sila pa kaya pero doble ingat din kasi sa sakyan sa eroplano doon sa airport sa Maynila kailangan talaga doble ingat kaya kailangan mag-quarantine ng 14 days sa local. And guys, hanggang dito lang muna at mamaya tayong ko yung service update na lang susunod na journey. Ingat and bye. Ayan guys, papunta na tayo ng airport na naman. Papunta na naman tayo ng Maynila. Alas 12 yung flight. Ngayon mag ano na 8:30 na yata. Kalalabas lang namin dito sa hotel. Ayan yung hotel. Ito kami sa bus. Sa Maynila na kami. Doble ingat lang kasi ang ano nito last quarantine na nasa LGU na. So kahit negative kami dito, may chance pa rin kaming makakuha ng sakit. Kasi may expose na naman kami ulit sa ano. May expose na naman kami sa maraming tao. Ayan, kunting ingat lang naman. May sanitizer mayat maya tapos face shield at manalangin din sana
hindi tayo makakuha ng sakit na yan. Kasi nag-negative na tayo mula sa Saudi. Punta dito, negative ang result natin. Yun nga lang, ma-expose tayo uli. Kailangan mag-ingat. Samahan din ng dasal. Kasi kahit anong ano natin iwas, kung talagang magkakaroon tayo. Ano lang talaga, dasal at ingat. Kasi ito namang mga ano, ito namang magbibiyahe ngayon, mga ano to, mga negative naman, kasi ang medyo nagka-problema, sinusundo ka agad ng DOH dito sa hotel. Yun ang protocol. Ibig sabihin, pag mayroon ka, hindi ka makakabiyahe. Ayan. Pwede magtabi kami ba? Dito, pwede kayo. Mayroon namang space. Paki ano, saan ang may-ari nitong bag? Yan, kailangan lang ng ano. Kailangan lang talaga mag-ingat. Dasal, kasi kahit anong ingat, pag siyang nag-ano, wala tayong magagawa. Kasi ang tinanong ko rin ang UWA, kung pwede magdirekta na lang ako sa Tacloban. Sabi nila hindi daw, kasi ang nagdi-decide at nag-arrange sa LGU ay ang national. Ibig sabihin sa Maynila, kasi yun ang destination namin. Oo. Kasi siguro din lang kami dito sa Cebu, kasi ang Maynila is crowded, walang hotel, ang tagal ng result, umaabot ng 7 days eh. Dito sa Cebu tinest kami ng alas 3, pagka alas 9 ng gabi may result na. Yun ang kainaman. Sus, hindi nyo ba yan na-save sa ano nyo, cellphone? Maganda yan, na-save sa cellphone kahit. Tama na, mag-crowded na. Ingat-ingat tayo. Alas 12 rin yung flight nyo? Alas 12. Sila na rin magbibigay ng ticket ng pa-province to? O, wala nang mag-arrange dyan. Pag hindi, eh, patulogin nila tayo. Si ano, si kuya hindi nag-iingat, walang mask, walang face shield. Sabi pa nga, nagsusot ako ng mask, nagsisipi ako para sa proteksyonan ng sarili, para din proteksyonan kayo. Ibig sabihin, give and take. Kasi malay nyo, ako ang mayroon. Kaya ano yan, both side nagkakaroon ng ano. Kasi kung pare-pareho may safety ano, safety gear, ibig sabihin mababa ang chance na magkaroon ng transmission. I
Hanggang lang dito lang muna. At dito lang mamaya pagdating sa airport. Bye-bye. Ayan guys, naka-check-in na rin. Punta na sa boarding gate. Gate number 8. Ah, ito, dito. Pambihira. Bawal lang tubig ipasok sa domestic. Pero pagdating sa international, hindi naman bawal. Ganito ka, ano nila. Hindi mo maintindihan. Parehas naman Philippine Airlines. Bumili lang ako bago mag pangalawang ano ng tubig. Tapos pag x-ray uli, bawal daw, bawal dalhin. Inumin daw muna. Hindi ko makita anong logic nun. Pero pagdating naman dito, may mga tinda rin silang ano, drinks. Ayun oh. Tapos ipagbabawal nila. Bawal magdala sa loob ng eroplano, pero pagdating sa eroplano may binibinta. Dollar na ang halaga. Parang hindi fair yung sistema nila. Sa international flight ha, hindi ganoon. Parehas naman na airline, pero pagdating dito sa domestic, ganoon sila kahigpit. Wala sa lugar na paghigpit ba. Okay lang ang paghigpit kasi ano yun, ang tubig hindi naman yan flammable. Okay lang siguro kung mga aerosol, mga ganyan. Ang nasa ano ko, nasa isip ko, parang negosyo ba para kumita yung mga binta nila sa loob ng eroplano. Ganun lang yun. Pero para hindi ka maabala, kailangan mo na rin sundin. Ganun sila ka strikto. Okay lang yung strikto. Pabor ako doon. Wag lang sa ano. Hindi na nasa lugar ba? Kasi hindi naman tayo kahapon lang isinilang. Ilang years na tayo pabalik-balik ng ibang lugar. Pero anyway, ganun talaga. Sunod na lang ng ano, kung ano para hindi mabala. Yan, nandito na kami sa gate. Yan ang ano namin, sa gate 8. Yan. Naghintay na lang ng oras. Alas 12 kasi yung time. So hanggang dito lang muna guys kasi mag-field up pa, mayroon pang field up pa na form para dito sa boarding gate. See you next vlog. Siguro sa ano na pagdating na sa Maynila. Bye-bye. Ayan guys, nandito na tayo sa aeroplano. Ngayon lang nakasakay. Medyo marami din kami. Nandito tayo sa likod. 65. Ayan, nata sa loob ng aeroplano. Marami ding pasahero. Yan. Marami din. Mamaya kung walang mong bakante dyan. Parang walang bakante eh. Sorry ka. Walang bakante. Medyo ano. Pagdating dito guys, wala ng social distancing sa loob. Hindi na nasusunod kasi mahal ang bawat upuan. Ayan. Ito yung labas ng airport. Ayan yung labas ng airport.
darating kami nito siguro mga alauna na. Oh, alas dos. And guys, lilipad na. To fasten your seatbelt, push the ends together. Tighten, pull loose end of the strap. To loosen, tilt, buckle, and pull. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. If you are with an infant, fasten your seatbelt and wrap your arms around your infant's waist. Higit isang oras yung biyahe namin. On the water landing, remove sharp objects from your body. Pasto na kami nito maka. Sleep vest over your head. Makadating. Tape around your waist. Push end to buckle. Pull waist tape to tighten. When outside the aircraft, pull down sharply the two inflation cords at the lower end. If life vest fails to inflate, blow into mouth tubes. Push pin inwards to release air. Do not inflate your life vest inside the aircraft. The lamp will automatically activate when the battery is immersed in the water. In the unlikely event that emergency oxygen is required, oxygen mask will drop from above you. Remove your personal mask and face shields. Immediately grab the aircraft oxygen mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth. Pull elastic band for a snug fit and breathe normally. Keep mask on until you are advised to remove it. If a child or other passenger is near you need assistance, put your mask on first before assisting them. The emergency exits are clearly marked throughout the cabin. Locate the exits nearest you. These exits may be behind you. In case of power loss or smoke in the cabin, emergency lights and path markings will lead you to these exits during evacuation. For further information, please study the safety card found in the seat pocket in front of you. In preparation for takeoff, ensure your seat belts are securely fastened. Seat backs in upright position. Large electronic devices like laptops and tablets stowed in your seat pockets. Window shades open and your tray table stowed. Once again, welcome to Philippine Airlines. Final ano na to, final approach na. Yan, tingnan niyo. Guys, final approach. Mag-take off na.
dito lang muna. Bye-bye. See you next vlog in Manila.